video na ito ay in-mention ko lamang at babanggitin ko lamang yung mga YouTuber na kung sino sila yung paborito ko mga YouTuber at bakit. Bakit po sila naging paborito. Ayun, madalas po silang pinapanood habang ayun. So, kasi sila yung kung sa mga YouTuber na ito na nabanggit ko, sila yung nagpapa-inspire sa akin. At ayun. So, kasi lahat tayo meron, lahat tayo kaya sa lahat ng ginagawa natin dito, talaga merong nagpapa-inspire sa mga ginagawa natin. So, ayun, at merong dahilan lahat ng yun. So, ayun, babanggitin ko dito kung sino sila at kung bakit ko sila naging paborito at ano ang nagustuhan ko sa kanila. So, ang pinaka paborito ko talaga at yung pinaka idolo kong vlogger ay si Miss Madam Erica Inbang. So, kasi siya talaga ang number one fan ko na madalas ko siyang pinapanood kasi lahat ng mga videos niya sinusubaybayan ko talaga yun. At simula't simula talagang alam ko ang lahat ng mga kwento sa buhay niya. So, katulad ko din siya na lumaki sa hirap. So, galing sa mahirap siyang tao. So, mahirap siyang vlogger. So, at isa din siyang taong simple lang. Kahit ngayon na naging sikat na siya. So, simple pa rin siyang tao. So, hindi siya mayabang na tao. At isa pa, komedyante siya. So, siya ang napapawid lahat ng mga pagod ko. Kasi siyempre ako bilang isang ina na meron ng tatlong anak. So, mahirap. Tatlo yung binabantayan ko. So, talagang nai-stress ako at napapagod talaga ako. At yun, habang napapagod ako para mawala ang lahat ng yun. So, talagang unang-una na pinapanood ko ay si Miss Erica Inbang. Siya talaga, lahat ng mga videos na pinapanood ko sa kanya ay talagang nakakatuwa. Nakakawala talaga ng stress. Mawawala lahat ng pagod mo. At kung nalulungkot ako kasi malungkotin akong tao, kaya dun lahat ko binubuhos ang lahat ng lungkot ko sa kanya. So, natutuwa talaga ko sa lahat ng videos niya. At ayun, na-inspire din ako sa kanya dahil ayun, isa siyang matapang na vlogger. So, kahit ganun siya, isa siyang bakla na vlogger, marami din natutuwa talaga sa kanya kahit ganun siya. So, hindi siya maarte. At yun, marami siyang napapatuwa at napapasaya na tao. Ayun, at sa pagiging personality din niya, isa siyang prangkadong tao. Prangka talaga siya. So, lahat ng gusto niyang sasabihin ngayon, sinasabi niya. At tuloy-tuloy lahat ng yun. Walang edit. Yun. So, yun din ang matapang siyang tao. So, lahat. At believe din ako sa kanya dahil ang gusto niyang maabot sa buhay niya ay natupad na. So, talagang matapang siya. Kahit ganun, maraming ayaw sa kanya, lahat ng meron siyang, kahit ganun siya, meron din siyang mga haters, mga baan ng babas sa kanya, pero matatang din siya kumarap sa mga passer niya. So, sinasagot niya talaga yun. So, ayun. So sa simula hanggang ngayon, ganun pa rin siya, walang pababago siya, guys. Kaya yun, na-inspire ako sa kanya. So, lumaki na sa hirap. Nakitang-kita ko talaga yung kahirapan niya na yun, lahat ng yung kung gaano siya kahirap na dun sa nung una niyang video, napanood ko talaga yung gaano siya kahirap, kung ano yung kinakain nila. So, ganun din talaga yung nararanasan ko sa buhay ko, kung ano yung naranasan niya sa buhay niya, ganun din talaga ako. So, lumaki din talaga ako sa hirap. So, yung ganun din ako sa
yung bahay niya, natupan na din niya. So, talagang masipag siya. Masipag, ginagawa niya ang lahat para maibigay niya ang gusto ng kanyang mga pamilya. Ng mga magulang niya. So, ayun. Yun ang ulagustuhan ng kanyang mga pamilya. At pati na rin si Lloyd Cadena. So, masayahin siyang tao. So, katulad din siya. Silang dalawa ni Ms. Erica Imbang at si Lloyd Cafe Cadena. So, sila, pareho silang dalawa na nagpapasaya sa akin kasi bukod, wala akong pakialam kung si Lloyd Cafe Cadena ay mataba siyang vlogger. So, wala naman, sa pagiging isang vlogger, wala naman pinipili sa pagiging, sa personality natin na basta pinapakita lang natin sa sarili natin kung ano tayo. Ganun sila. Pinapakita na talaga nila kung ano sila at kung ano yung ginagawa nila sa buhay nila. At masayahin talaga silang tao. So, ayun. At sa ano naman, sa couple vlogger ay sila Jamil. So, ayun. Masaya ako sa vlog nila. Doon sila hindi sa pagiging sikat nila, so nakilala ko sila as a couple vlogger na prangkado sila sa isa't isa. Kung ano yung sasabihin nila sa isa't isa, yun sinasabi nila sa isa't isa. Nilang dalawa, nag-arapan talaga sila. So, hindi sila nahihiya sa isa't isa na kung ano yung sasabihin ng isa, sasabihin niya doon sa partner niya, at yung isa naman sabi niya, talagang prangkado talaga sila sa isa't isa, at kung ano yung ginagawa nila sa vlog nila, ayun, pinapakita talaga nila, kung ano yung sa likod ng camera na ginagawa nila, ayun, ganun din dun sa vlog nila, so wala talagang kaiba-iba, ayun, so talagang pinapakita nila sa vlog nila na kung ano sila, at saka ano din sila, bukod sa magaling silang vlogger, so pangarap ko din talaga na magkaroon din ako ng isang partner na vlogger. Kailan pa kaya yung mismong partner ko nga ayaw nga sa pag-vlog ko, hindi nga suportado sa pag-vlog ko. So pangarap ko talaga na maging vlogger din siya. Yun, kaming dalawa maging vlogger. Sana. Baka maging ano din sa proud din sa pagdating ng panahon. Si Miss Ivana Alawin, siya talaga, yun, sa mga vlog niya, bukod sa ano niya, pagiging personality niya, yun, at sa nagagandahan din ako sa kanya. So, lahat ng mga vlog niya, lahat ng mga ano niya, sinasabi, talagang natutuwa ako kasi, lahat nandun na sa kanya. Marunong siya mag-joke, maganda pa siya. Bukod, talagang bagay sa kanya maging isang model. Kasi maganda siya at magiging maliwanag yung araw ko kapag pinapanood ko yung video niya. Saka ano din, si Miss Bibang Ricamata, siya ang nagpapalakas sa akin na isang vlogger din. Kasi katulad ko din siya. Kumbaga, ano, bukod sa kanyang sarili, so, talaga na-inspire ako sa kanya kasi matapang siyang marap sa camera kahit ganun kasi kapareha ko siya na ganyan na bungal na vlogger, katulad ko, bungal din po ako. Aaminin ko yun. Hindi ko naman yung tinatago. Siyempre, gusto din naman natin na makita ng tao na yung hindi lang pagiging ganito natin, gusto din natin merong magbabago sa sarili natin. Ano, pero hindi naman natin yung ikakahiya. Talagang ganun siya. Matapang siya humarap sa pag-vlog niya. Hindi niya pinapakita niya talaga. At yun, sa pagiging bungal niya, nababago naman niya yung meron na bago niya yung sarili niya. Ayun, matapang siyang ipapakita sa lahat yung pagiging personality niya, kung ano siya. Ganun din ako, nagiging na-inspire ako sa kanya.
kay Bibang Ricamata. So, ayun. Kaya, silang lahat, madalas na silang pinapanood. Meron sana, meron pa sanang isa na couple vlogger na nagpapa-inspire sa akin. Pero hindi ko na, pero biglang nagbago kasi. Hindi ko na lang ibabanggitin dito sa video na ito kung sino sila kasi ayaw ko naman na masisira lamang yung pangalan nila. Kasi sa simula pa nang panood ko yung video nila, maganda. Maganda, pero... So, nung kapanood ko nung video nila, maganda sana. So, since nung ano naman, nang unti-unti kong pinapanood, may sinubaybayan yung mga video nila, parang naano ako, parang biglang naano ako dun sa videos. So, minsan kasi, napasabi sana ako sa, napa-inspire sana ako, pero dun ako kasi meron silang mga video na minsan yung video na ginagawa nila ay naayaw ko. So biglang napaayaw, hindi ko sila na parang hindi ko na sila sinusubaybayan. So hindi ko na lang couple vlogger sana nila. Gusto ko kasi yun talaga ang pangarap, isa din sa pangarap ko magkaroon ng ka-partner na vlogger para masaya. Kasi boring yung kahit ganito, masaya ako sa ginagawa ko, pero boring din na ako lamang mag-isa, na wala akong kapartner. Pero masaya din naman na kasama ko yung mga anak ko dito sa pagbablog. Pero meron din kasi yung kulang na gusto ko yung kaming magkasama, kami lahat talaga, na magkapartner. Kasi yung kapag-blog, sa pag-blog, yun talaga. Pero malabo na ata yung kasi ayaw, hindi hilig yung partner ko yung ayaw niya yun. So, yun lang. Sila-sila ang mga nakakapa-inspire sa akin dito sa nagpapalakas loob na dito sa ginagawa ko. So, ayun. Sana nagustuhan niyo itong video ko, guys. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel at pag-click ang button para updated kayo sa mga latest videos ko. So, see you on my next vlog, guys. Bye-bye!